lesson learned talaga ito sa lahat ng kababaihan ngayon. Dahil dito sa isang flight attendants na talagang trending ngayon sa mga social media na balita dahil sa nangyari sa kanya sa isang hotel. Kaya ito ay magiging silbing aral talaga sa lahat ng mga kababaihan na parang ulang na sila sa disiplina ngayon at hindi na nag-iingat. Hindi naman lahat, pero halos kalimitan na talaga. Hindi ko alam kung dahil sa ito iba ay dahil sa social media at sa pagbabago ng panahon. Hindi na katulad nung mga 90s, 80s na mahigpit ang mga magulang talaga sa mga anak nila. Na para maproteksyonan yung kanilang mga anak sa mga masasamang tao na may mga balak na hindi maganda. Kaya hindi natin rin masisisi ang mga magulang talaga na nagiging mahigpit sa atin mga anak dahil sa alam nila na pwede ikapahamak lalo na sa isang katulad na babae nito na nabiktima. At ngayon, pinag-uusapan sa social media dahil sa kakaiba rin na nangyari, nakipag-inuman sa mga kalalakihan. Imagine mo, maraming lalaking naging kainuman nito. Na sabi pa niya, mga bakla naman daw ito. Pero kahit na mga bakla ito, ay lalaki pa rin ito. Hindi natin may tatanggi, hindi talaga may iwas na pwede magkaroon ng lalaki na pakiramdam talaga kahit bakla pa yan. Wala man lang kasama na babae ito na nakipag-inuman sa mga kalalakihan. Kaya ito ang kanyang nangyari. Talagang hindi na natin mapipigilan ng mga talagang ganong tao na may mga masasamang balak. Kaya condolence na lang sa pamilya nitong si flight attendants na kung saan na ngayon naghahanap ng hustisya sila. At mayroon naman tatlo na nahuli pero sa ngayon pinakawalan na rin dahil nga sa hindi pa naman talaga ito guilty. Suspect pa lang. At wala pang ebidensya na katunayan na kanila itong hinalay si flight attendants na to. Marami talaga sa atin ngayon ng mga nakasubaybay sa kaso nito, social media, sa lahat ng mga network na pinag-uusapan ngayon. Pero ang isa lang talaga ng point dito ay mag-ising isa itong leksyon sa mga kababaihan na parang hindi na rin nire-respeto yung kanilang mga sarili na baliwala na lang. Napaka-importante ng buhay natin na dapat natin tandaan na ang tangi lang talaga na pwede magmalasakit talaga sa atin, lalong-lalo na sa oras ng gagipitan, ay ang pamilya, mga mahal sa buhay natin. Kaya mas maigi na lanan natin ng panahon ng mga mahal natin sa buhay. Okay lang naman magkaroon ng mga kaibigan, pero dapat meron kang limitasyon. Kasi hindi mo matatakbuhan ng mga kaibigan mo sa oras na ikaw ay nasa kagipitan. Katulad ng nangyari nitong sa flight attendants, sino ang nag-iinagpis ngayon? Sino ang lubos na nasasaktan? Hindi ba yung kanyang mga magulang, mga nagmamahal sa kanya na kapamilya niya? At sila yung talagang sobrang nasasaktan. At sila din ang nag-aasikaso sa kanya. Kaya lahat sana ay maging isang aral ito na mas bigyan natin ang importansya yung ating pamilya kaysa sa mga barkada. Okay lang magbarkada pero lumagay sa tama. Magkaroon ka ng limitasyon sa pagbabarkada lalo na sa pagkikipag-inuman na dapat yung tama lang. At hindi pwede na okay lang magkipag-inuman ka isa, dalawa, tatlo na lalaki. Pero yung mahigit sampu na lalaki, isa ka lang,
Parang mali na yon. Hindi na talaga tama. Pero kung mga ganun karami ng like, dapat meron ka rin mga babae kasama, mga tatlo. Hindi yung ikaw lang mag-isa talaga. Tapos pinagpapasapasahan ka pa. Hindi talaga maganda tingnan. Pero wala na talaga tayo yung magagawa about dyan kasi andyan na yan, nangyari na yan. At damay-damay na sila sa kanilang pagbabagong taon. Kakaibang bagong taon ang nangyari sa kanila. At hindi na may babalik ang buhay na nawala dahil sa pagsasaya lang na humantong sa sitwasyon na may buhay na nawala. Ang tangi na lang dito talaga na hanahanap ngayon ng pamilya ay hustisya para dito sa babae na to na flight attendants na magkaroon sana ng katarungan ng nangyari. Kasi hindi talaga makatanggap-tanggap, batang bata pa, 23 years old, tapos ganun ang sinapit. Parang hindi talaga matanggap ng pamilya kasi malayo pa ang karir na kaantungan. Kung makikita nyo rin yung mga lalaki na sinasabing bakla, hindi naman, parang hindi naman talaga bakla eh. Kasi kung sumuot pangurma, lalaking lalaki, tapos sinabi mga bakla daw. Kaya marami ngayon nagagalit, nanuhusga, pero lalabas din na lalabas ang katotohanan dito sa nangyari sa isang flight attendants. Sana bigyan ng stisya agad para matahimik na rin yung pamilya niya, lalong-lalo na rin itong nasawi na babae. Magkaroon na ng stisya ito siya. At dapat hindi mabayaran yung kumahawak sa kaso nito kasi magkakakilala ko, medyo may mga kaya talaga yung pamilya ng mga suspek o pinagbibintangan. Medyo malaki ang kanilang kapit yata sa taas. Tapos yung iba pa dito, di pa nahuhuli, nagtatago. Kung wala talaga silang kasalanan, bakit nagtatago? Dapat magpakita na kung wala silang kasalanan. Yun ang importante. So anong masasabi nyo dito mga idol? Ito ay isang reaction ko lang para sa nangyari nito. Thank you!